sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I-Talk Ipo again. Ngayon, nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako, guys. Let's go! Magandang araw mga kaibigan. So, kahapon po, nagkaroon ng formal launching yung libro ni Attorney Vic Rodriguez na pinamagatang King Maker. So, nandun po ang mga selected vloggers at ang mga pasabog, ano ang mga inilahad ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang bagong libro. Okay, pakinggan muna natin itong balitang ito, sinummarize ng SMNI, ano ang mga pahayag, summary ng librong ito ni Attorney Vic Rodriguez. Sa launching ng kanyang bill o sa isang bill sa Pasig City, ay itinatay na dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang mga sinapit niya sa kamay ng mga Marcos sa 79 na araw niyang pag-isipi sa kabinete. Si Rodriguez ay malapit na kaibigan at nagsilbing Chief of Staff at Chief Strategist ni Marcos Jr. noong 2022 elections. Siya rin ang abogado ni Marcos Jr. sa electoral protest laban kay Vice President Pedro Preno noong 2016. Mga panahon na walang kakampi ang pamilya Marcos matapos patalo sa DP race. Sa kanyang libro, na inakda ng veteranong manunulat na si Jerry Lirio, ay inihan ni Rodriguez kung paano nagkaroon ng laman ang samahan nila ni First Lady D. Araneta Marcos, lalo na may mga gusto raw ipasok si Araneta Marcos sa revenue generating ng mga tanggapan gaya ng Bureau of Customs, BIR, PAGCOR at PCSO. Pati na pagpapatawag ni Araneta Marcos ng meeting sa Malacanang sa mga gabinete. Kwento ni Rodriguez na misto lang pinasusunod siya ng unang ginang, ngayon wala naman daw itong mandato sa taong bayan. There are those who would want to be appointed right away and get in the line ahead of those that we were processing before them. Kaya la, bulong dito, bulong dyan, paghihirado na. Pinagkit rin ito sa kanyang libro na ginusto ng First Lady na magkaroon ng kapangyarihan sa usapin ng military appointments. Buong matatandaan sa unang bahagi ng Marcos Jr. administration, ilang beses na nagkaroon ng rebidon sa Armed Forces of the Philippines. Ilan sa mga natin noon ay sila dating AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Macaro at dating Intelligence Service Chief Brigadier General Marcelino Trujillo. Matay sa libro, nagalit raw si Araneta Marcos na report ni General Trujillo ng ISAP na may namubuong anti-Rodriguez group sa gabinete. Dahil dyan, inakusuhan raw ni Araneta Marcos Rodriguez ng wiretapping sa kanyang pamilya gamit ang isa. Kung matatandaan, naglabas noon ang video si Araneta Marcos kasama si dating PSP Chief Brigadier General Ramon Zagala kung saan pinabulaanan ito na may kinalaman siya sa mga appointments sa gobyerno. Meron naman detalye sa libro ni Rodriguez ang totoong mga nangyari. Kailangan yung meron ng mandato ang nagdedesisyon. Maaari kang humingi ng payo, natural. At maaari kang humingi ng wisdom, legal or non-legal advice. But at the end of the day, it's the code of the one who was elected into office as president and no one else. Dahil sa mga issue sa kanila ng First Lady, ay nag-related na mag-resign si Rodriguez bilang ES ay may alok sa kanya na maging presidential chief of staff. So, tala, natanong naman si Rodriguez kung naniniwala ba siya na ang First Lady na at hindi ang Pangulo ang nagpapatakbo sa bansa. Hindi ako naniniwala na yun yung direksyon na kung payaayagan mo, kung hahayaan mo siya na pag-desisyon at pag-sip. Hindi ako naniniwala. Yun ang direksyon ni Presidente Marcos. So, could be, what's happening now are the result of the influence of some, of one, or of many. Sinabot ni Rodriguez ang tanong, dapat naman mag-resign sa pwesto si Marcos Jr. Sa kabila ito na matinding pressure mula sa publiko sa may isang peace rally na ginaganap sa ibang bahagi ng bansa at sa buong mundo. Ferdinand Marcos Sr., for all his many shortcomings, meron din siya na objective kay looking at him. Nung dulo na, February of 1986, nung sinabihan siyang cut and cut free, doon mo makikita sablay-sablay na examples na ang ating bansa, yet he cut and cut free, he stepped down. Dahil nasiisip niya siguro na hindi na siya mabuti sa Pilipino. At kung then natin susundin na kung ano yung puno, eh siya rin ang bunga, sana sa aspeto niya, positibo yan eh, na hindi na ako mabuti sa bansa, I'll step down, alis na lang ako. That was the puno noong 1986 noong February. We'll see if the bunga or that positive appreciation of things will step up and do the supreme sacrifice and follow the footsteps of the Father. Para sa Diyos, Pilipinas, mabahal. Okay, so salamat po, Attorney Vic Rodriguez, sa librong ito. I'm sure marami sa atin yung mamamayang Pilipino na
gustong ma-set free sa panlilin lang, ano? Ma-set free sa katotohanan. Sana magkaroon tayo ng librong ito. Merong post ni Third Floor Studio na Yosek Marlon and Yosek Pamela. Meron ng Viber Viber cell number na yun ang kontakin. So, yung taga-abroad naman, maghintay lang kayo, i-announce kung paano. I hope meron din sa Amazon para ang mga nasa abroad maka-order kayo. Ang mga selected vloggers, yung nag-attend doon, binigyan daw ng libro. At ako, may balita ako na ano, papadalhan daw ako ni Attorney Rodriguez ng kanyang libro. O sana makakarating kasi sa ngayon, wala, hindi pa ko naka-order. So, napaka-importanting libro ito na ang sarap sigurong basahin from cover to cover. Baka sa isa o dalawang araw, pag makarating sa akin ito, matapos ko na. Okay, so anong mga revelation yon? Yung pakikialam ng unang ginang sa mga appointments, lalo na yung income generating offices, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, PCSO, iba pa. Gusto niya siya ang ano, siya ang masunod. Ang proseso sana eh, ang ganda ng simula eh. Mayroong selection committee na binuo para ang pinaka the best among the best lang ang pipili. So nung umpisa maganda, ngayon dito nagka simula ang problema nung ayan na ang ating first lady na wala namang mandato. Siya ang nasusunod, siya ang nagdidikta sa mga appointments. So, yun ang nakaka-dismaya sa gobyernong ito na wala namang mandato ang First Lady. Eh, anong ginagawa ng Presidente? Kaya, sayang po itong ating Attorney Vic Rodriguez kung nagtagal lang sana siya as Executive Secretary. Baka iba ang takbo ng ating bantay. Kailang, ayan na, napilitang umalis dahil nga sa pakikialam. Yun, kawawa si General Bacaro, yung in-appoint na AFP Chief Staff. To me, karapat dapat siya dahil Medal of Valor Award. Kailang after few months lang, pinalitan. Yung nakialam. Yung revelation ni Attorney Vic na may kamay ang First Lady sa mga ganyang appointment. Pati doon sa ISAP. So, yun lang yung tanong. Sino ba ang tunay na Pangulo? Maalala ko yung survey ng Publicos Asia na masyado nang mababa ang rating ng Pangulo. 44% ang approval rating, 33% ang nito, trust rating. 2 years pa lang siya sa kanyang panunungkulan, wala na. Bagsak na ang rating. Ang mga rason ng mga respondents, maraming nagsabi na yung perception na nakikialam ang First Lady ang isang rason bakit masyadong mababa ang rating ng Pangulo. Kaya tama si Mr. Rigoberto Tiglaw sa kanyang article na First Lady Lisa ay Imelda 2.0 more powerful than Imelda. So, ano daw, dalawa na ang presidente natin. Hindi daw at this time na ating bumabangon pa tayo. Eh, tapos dalawa ang magdi-decide. Nakaw, yan na. Then, dapat na bang mag-resign ang Pangulo? Nakaw. Ang ganda yung sagot ni Attorney Vic. Sinayad niya, Marcos Sr. Medyo hindi na maganda sa bansa noong 1986. Kasi nga, may sakit na siya. At the same time, nakikialam ang US. Kung ipilit ni President Marcos Sr. na manatili sa pwesto, maraming mamamatay na din. Kasi ang 99% ng armed forces of the Philippines loyal sa kanya. Ay ang Amerikano, nandyan nakikialam, gagamitin ang pwersa, maraming mamamatay. Plus, yun nga, medyo masakit na siya. Ayun, he made the ultimate sacrifice, the greatest legacy of President Marcos. To me, Marcos Sr., iyong nag-step aside siya
para walang violence, walang Pilipino na mag-uwis ng dulo. Ay, nag-stepicide. I don't know. Dito ngayon kung ano. In a way, may survey ang publiko sa Asia. Tinanong kung dapat na bang mag-resign ang Pangulo. Meron pa namang 6 out of 10 or 60% nagsasabi na it's not yet time. Kailan? Sabi nila na depende. Pag hindi siya mag-improve, baka dapat mag-resign na. So, 60% huwag mo nang mag-resign. Kailan? Yung 40%, marami na yun. Sabi ng 40%, dapat mag-resign na siya. Okay? So, salamat, Attorney Vic. Ako, excited na ako na makakuha ng kopya na yan. Babasahin ko kagad at i-share ko sa inyo kung ano ang nilalaman ng libro ito para kung hindi kayo makabili, at least alam nyo na yung katotohanan na inihayag ni Attorney Vic. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.